mga, yun nga lang, may times talaga na mag-aantay ka pa ng 1 to 2 days delivery. Kasi, minsan, ikaw yung huling nag-send ng deliver, may mga nauna sa'yo nag-send ng deliver, so priority nila yung nauna, kaya yun ang i-deliver nila. Ganon. So, yung ako, parang ako yata ang huling nagbigay ng order, so, panghuli ako doon sa na-deliver na nila after 2 days pa nila na-deliver. And then, okay naman. Kasi, ganun talaga eh. Kung gusto mong agad-agad, pick upin mo. Pero, kung may stock ka pa naman sa tindahan at may papaikot ka pa naman, okay na mag-antay ka ng 1 to 2 days deliver. Para hindi naman masyadong hassle sa'yo. Then, may nag-deliver na, may taga-buhat na sila. So, ikaw na lang mag-assist dun sa mga delivery boy na doon na nilagay. Kasi kapag minsan, yun ang naranasan ko dun sa isa na pinipick up ko, isasakay ko sa tricycle. Syempre yung tricycle driver yan, hindi siya ahente, hindi siya, anong tawag dun, delivery boy na automatic ang nasa isip niya ibababa niya yung order ko, yung mga pinamili ko, then isasalansan niya. So siya, ang tricycle driver kasi, ibababa niya lang talaga kung saan yung tapat ng tindahan mo, then ikaw na bahala kung sinong magkakarga papasok sa tindahan mo. Unless makiusap ka na kung tansya mo, kaya ni manong driver yung bigat ng pinamili mo, ipapakiusap mo sa kanya na ipasok niya na sa loob ng tindahan and then paksalansan. So nakakahiya pa yon, isa pa yon. Hindi katulad ng ganon na nakakuha ka ng magdi-deliver, then yung mga delivery boy, alam na nila kung ano yung gagawin nila talaga sa in-order mo. Then i-assist mo na lang sila na, kuya, dito yung ganyan, dito yung ganon, doon yung ganto. So mas madali. Tulad ko, mag-isa lang ako sa tindahan, ako lahat. So pabor sa akin na may nagde-deliver na marunong na talaga. Then pangatlong tanong, ilang percent ba daw ang idinadagdag sa mga patuka? So kunwari kung ang puhunan ng, let's say, Hagibis ay 27 pesos kada isang kilo, ha. Kunwari kasi 700 ang isang sako. Then ang isang sako kasi ay 25 kilos. 700, didivide mo yan sa 25 kilos. And then kung ano yung lumitaw, yun yung puhunan mo per kilo. Then yung puhunan mo na per kilo, mag-a-add ka lang ng 10%. Sa tagal ko na din, halos 3 pesos lang ang dinadagdag mo kada kilo ng isang patuka. Kung Hagibis yan, 27 papatak ng isang kilo, 30 pesos. Kung ang Integra ay papatak ng 30 pesos, 33 pesos, ganun. Pero depende yun. I think depende yun sa mga katabi mong poultry supply. So, kasi ganito yun. Nung time na bago lang ako, may isa lang akong katabi dito sa isang side ko. Ang patong niya per isang kilo is 5 pesos. Okay sana yun. Kasi sasabayan ko lang din siya sa 5 pesos niya. Hindi ako magbababa para lang matalo siya. So, ang sa akin, sasabayan ko siya. Ganun yung unang nangyari. Pero, hindi nagtagal, mga 6 months lang yata, may bagong tayong negosyo na poultry supply dito naman sa kablang side ko. Medyo malayo-layo naman, mga 20 hakbang siguro. Mas malapit yung dito sa side na to. Then dito naman sa kabilang side na to, nung nagpatayo naman siya ng poultry supply, bagsak presyo naman siya. As in, ang presyo niya lang talaga per kilo sa puhunan is 3 pesos lang. So nasa kalagitnaan ako ngayon. Isang sa side ko dito na malaki ang patong niya, 5 pesos. Then sa isang side ko dito na maliit ang patong niya, 3 pesos. So hindi ko alam sino ang susundan ko. Pero una, ang sinundan ko talaga itong side na to. Kasi ito matagal na talaga to. Naabutan ko na rin siya. Ito bago lang to. So siguro dahil bago lang siya, magpapakilala siya ng tindahan niya, susugal siya dun sa presyong mababa. Pero naapektuhan din ako doon kasi lahat pupunta sa kanya kasi mababa siya. Ang mga nagmamano kasi, nagpupunta yan kung saan sila makakamura.
Yun. Kunwari ako, yun. Sunod ako dun sa 5 pesos. Dahil yun ang na sanayan ko dito sa side na to na 5 pesos siya. So, 5 pesos din ako. Then, may dumating na isa na 3 pesos lang. Ang naobserbahan ko, humina benta ko kasi nandun na sila lahat. Kasi daw, mura doon, mura doon. So, yun na lang lagi ko naririnig na mura doon. So, sabi ko naman, pero wag din masyadong ganun kasi alam nyo kung bakit. Kung naupa kayo at ganun kababa ang ipapatong nyo sa mga paninda nyo, baka nakaka-survive lang kayo araw-araw. Baka hindi na rin kayo kumikita talaga. Kaya yun, yung time na nadikitan ako ng ganoon magpresyo dun sa isang side, mahirap. Kasi kailangan namin nito, kailangan namin nitong sabayan siya. So, yun. Pinaka, huwag ka na lang bababa. 3 pesos, pataas. Kung wala kang kalaban, kunwari, nagtayo ka ng poultry supply sa lugar nyo na wala kang kalaban, add ka 5 pesos per 1 kilo ng puhunan na makukuha mo. 5 pesos. Sa poultry to ha, sa mga patoka sa manok to, iba yung presyuhan sa dog food, cat food. Ayan, iba presyo yan dyan. Tsaka mga accessories, diba? Ang sinasabi ko lang na 3 pesos, ang pinaka initial na idadagdag mo sa puhunan is yung mga patoka sa manok. Like Hagibis, Enerton, Integra 1, GMP, S-Max, yan mga patoka sa manok. 3 pesos ang idinadagdag dyan. Then, pataas. Depende sa area mo. Kung may mga kalaban ka dyan, alamin mo. Magkano ba? Kung hindi mo lang sila sabayan, nasa sa'yo kung gusto mo magpababa ng konti para sa'yo sila pumunta, or sabayan mo na lang sila para hindi ka naman masyadong nalalayo dun sa price nila. Then, number 4th na tanong. Kahit daw ba sa barangay lang sila magtatayo ng negosyo ng poultry supply, kukuha pa rin ba daw sila ng permit? At ang sagot dyan ay, yes po. Kukuha pa rin po kayo ng permit. Pero, kunwari, ang lugar nyo ay medyo papasok naman. Dulong-dulo naman, malayo naman kayo sa daan na possible na makita kayo ng ibang mga mahigpit na empleyado ng gobyerno, ng munisipyo, ganyan. Pwede na siguro barangay permit. Basta magkaroon ka lang ng permit sa barangay na nagbinegosyo ka. Kahit papano may laban ka. Pero, sa tabing daan siya, sa tabing highway siya, daanan siya ng mga lahat ng pwedeng makakita sa'yo na nagtatrabaho sa BIR sa munisipyo na pwede kanilang mabisita anytime. Kumpletuhin mo na lang yung permits like barangay permit, mayor's permit, tsaka kumuha ka na rin ng DTI at tsaka BIR. Yan, yung mga apat na yan. Kailangan mo yan kasi kung magkikipagsapalaran ka na wala kang kukunin dyan, or kahit yung BIR, iwanan mo, delikado ka. Kasi once na na-tax map ka ng BIR, mas malaking gastos, mas malaking abala, kesa dun sa kumuha ka na. So parang ganito, isipin mo na lang ha. Ang pagkuha ng BIR, 500 lang. Malaki pa rin yun. Pero 500 lang ang halaga ng pagkuha ng BIR permit. Pero pag na-tax map ka, nahuli ka ng BIR, na wala kang permit, alam mo ba kung magkano ang penalty mo? Minimum na 5,000 pataas. So kung magkano ang gusto nilang i-penalty sa'yo, pwede nilang gawin basta mag-i-start yung penalty mo sa 5,000. Depende yun sa magiging violation mo once na nabisita ka na ng mga nagta-tax map sa BIR. Nadadagdagan pa yun. So, pinaka-safe na gawin is kumuha ka na. At pinaka-last, yung sabi ko, idadagdag ko,
ano ba talaga yung pinaka-ideal na puhunan sa isang poultry supply para magawa mo yung negosyo mo na wala ka na masyadong iisipin. And then, basta i-ano mo na lang yung business. Patatakbuhin mo na lang talaga siya kasi yung financial mo sa business na to okay na okay na. So, dun sa observation ko, actually kami nag-start kami 150,000. So, akala ko talaga sapat na yon. Sapat na yung 150,000. Sa 150,000 na yun. Pero sa poultry supply, hindi siya ma-advise na mag-start ka ng isang poultry supply na 150,000 lang yung puhunan mo. Lalo na kung nangungupahan ka. Kasi nga, nangungupahan lang ako and ang upa ko kada month is 6,000. So, 1 month advance, 1 month deposit, and then yung renta mo this month na mag-umpisa ka. So, 3 months nga. So, then, pag nag-start ka na, hindi ka pa naman agad kikita kasi nag-uumpisa ka pa lang, hindi ka pa kilala ng ibang tao na nagtitinda ka hanggang sa masanay sila na, oh, may poultry supply pala doon, oh, may bilihan pala ng dog food doon, may bilihan pala ng pagkain pusa doon. Doon ka pa lang kikita ng maayos kasi, marerecognize na lagi yung tindahan mo na may ganoong paninda doon sa pwestong yon. Kaya, kailangan mo pa ng malaking puhunan. Sakripisyo ka pa ng ilang buwan. So, pinaka-ideal ko sa'yo na ipuhunan mo is 200,000. Oo, talaga, 200,000 talaga. Pag may 200,000 ka na, makakapatakbo ka na medyo ng business mo. So, habang medyo abono ka pa sa upa, abono ka pa sa expenses mo, siguro after 6 months, ang matitira na lang sa itong kaka-abono mo sa upa mo muna pansamantala is, yun na, yung 150. Mapapaikot mo na yun. Kesa dun sa nag-start ka ng 150, suffer ka pa ng ilang buwan kasi magsasanay pa lang yung mga tao na doon pwede bumili sa tindahan mo. Yung mababawasan pa yun, di ba? So, yun nga, basta para sa akin, 200 ang pinaka-ideal na puhunan ng isang poultry supply. Plus, pag 200 pataas ang pera mo na ipupuhunan mo, okay na ako yun. Marami ka lang mabibenta doon. Medyo mahaba na tong video ko. Baka hindi ko na tumapos. So, hanggang dito na lang muna yung vlog ko about poultry supply, the second part. Then, comment ulit kayo sa baba kung may mga tanong kayo para masagot ko sa susunod na vlog ko. If interesado pa kayo sa ganitong vlog na pagnenegosyo ng isang poultry supply. Siguro next time, may experience din naman ako sa sari-sari store kung paano magsimula. 10 years din ako doon. Alam ko din kung paano yung technique or mga pwedeng gawin sa sari-sari store na pwede mong sundan para hindi ka malugi sa sari-sari store mo. So, yung 10 years na yon na pag sa sari-sari store ko dun sa magkakasosyo kami ng hipag ko, until now, nandun pa rin yon. So, parang kung hindi ako nagkakamali, siguro nasa 12 to 13 years na yung sari-sari store na yon na hanggang ngayon napakabenta pa rin. So, if interesada kayo sa sari-sari store, next vlog or kung kailan pa ako magkakaroon ulit ng time na mag-discuss about sa sari-sari store, abangan nyo na lang. And sana makasubscribe kayo para updated kayo dun sa mga ipopost ko o i-vlog ko about sa business or kung ano man. Then, kasi nagbe-base din ako minsan sa mga comment if maraming interesado sa ganito, like yung poultry supply ko, may mga ilang nagtanong, so kailangan ng sagot sa mga tanong nila, kaya second part ako ng poultry supply. So, click nyo na guys yung subscribe button sa baba para updated naman po kayo sa mga vlog ko.